Hello guys! Welcome and welcome back to my channel. Umuulan ulit ngayon. And for today's video ay maglalagay ako ng mga pebbles or toppings or dressing sa ating mga Haworthia. Yan, matagal ko na kasi silang gustong magkaroon ng mga toppings guys. Kaya lang wala naman akong pang toppings. So since nakabili ako, kaya ngayon na lang ako maglalagay din. At since umuulan, maghahakot ako ngayon. Wrong timing pala ako, no? Dapat hindi maulan ako naglalagay ng toppings para hindi ako maghahakot. Pero hayaan yun na. Ganyan talaga. Nagbago ang isip ko, guys. Hindi na pala ako maghahakot. Nakahanap ako ng paraan. So, naglagay ako ng payong dyan sa taas para hindi tayo maulanan. Uunahin na natin ito siya, guys. Hindi ko alam ang mga exact ID ng mga Haworthia na meron ako, guys. Pero try kong hanapin at ibigay ulit sa inyo siguro mga next video ko na i-share ko yung mga Haworthia collection ko pati yung kanilang mga ID. Pinili ko na contrasting color yung ilagay ko sa kanila na pebbles or toppings para mas ma-emphasize yung kulay ng ating mga Haworthia. So ito ay white na marble chips ang nilagay ko. At sobra siyang nag-stand out. Siguro kahit anong kulay naman ng plants natin, kapag nilalagyan mo ng white na toppings, ay talagang mag-stand out yung plants natin nilalagyan ng toppings. So okay talaga yung white na marble chips. Next ko naman itong Choco Haworthia. Galing ito sa Jinjin CNS Benguet. Nakalimutan ko na kung ilang months na ito sa akin at sobrang bagal niya lumaki, guys. Ayan siya. At ang ganda niya tingnan dyan. Next naman ay itong si Alba Zebra. Hindi ko sure kung ito ba talaga yung kanyang ID, pero yun kasi ang nakikita ko sa ibang post. Matagal na to sa akin, guys. Free lang ito ni seller. No, nakalimutan ko na rin. Baka si mukhang kay Herlets ito galing na free. Yun, at nagustuhan ko siya, guys. Sa akin na dumami ang babies niyan. Ayan siya. So, nasa recycled pot lang siya nakatanim. Hindi ko pala na-record ang paglagay ko ng lava rock nito, guys. At pinili ko ang lava rock na ilagay dito. At humanda naman siya, guys. Napaganda niya yung Haworthia na nakatanim lang sa isang recycled pot na basket. Ayan siya. Next naman itong si Haworthia Black Diamond. Dumami na siya sa akin, guys, lalo. At naripat ko na rin ito ng isang beses. Hindi ko lang alam kung na-share ko ba sa inyo. Malapit na rin niyang mapuno yung isang pot na to. At baka iripat ko na rin siya kapag napuno na niya yan. Next naman itong si Variegated Black Diamond. Medyo nahirapan akong magpaugat nito, guys. Kaya ayan, siya na-uproot. Medyo lumiliit nga rin siya dito sa akin at may namatay din yan siya ng mga kasama na sa isang kumpul ba namatay yung isa na bulok. So pinili kong ilagay ang black na lava rock, which is hindi ko masyadong nagustuhan, pero okay lang din naman. Ayan sila, pinagdikit ko na sila, guys. Next naman itong si Grey Ghost. Nabili ko to sa Jinjin CNS Benguet. Gusto ko sana siyang iripat, guys, kasi nga medyo nakalubog siya doon sa kanyang pot. Kaya lang, ayoko na siyang disturbuhin, guys, kasi nga meron siyang flower at napansin ko nagkakaroon na to siya ng growth dito sa akin. Bago lang talaga siya nakaka-recover kasi dinilig-diligan ko na siya kasi doon dati sa pinaglagyan ko lagi siya natutuyan, guys. Kung ngayon dinilig-diligan ko na siya at medyo nagkakaroon na siya ng growth at may flower na rin na pausbong at ayoko na siyang disturbuhin pa kasi mag-stop na naman ang growth niya kapag ginagalaw ko siya. Kaya hayaan ko na lang, lagyan ko na lang ng toppings na kahit na ganyan na nakalubog siya. Ayan, pinili kong black kasi nga medyo gray siya, diba? Para naman mag-stand out. Next naman natin ay itong si Mirror Ball. Ayan, nalaman ko rin yung kanyang ID. At medyo nagkakaroon na ito ng mga bagong tubo ngayon dahil nga malamig ang panahon at dinilig-diligan ko na rin siya. Hindi gaya dati talaga na tuyot sila ng ilang linggo nang hindi ko nadidiligan. So, matagal ko na itong gustong lagyan ng toppings kasi nga medyo dark yung kanyang kulay at
gusto ko talaga na white yung ilagay sa kanya. Kaya yan, white na marble chips ang nilagay ko. At oo nga guys, nag-i-stand out yung kanyang kulay. 1 year na ito sa akin guys, pero bagal ang bagal talaga niya lumaki. Kagaya nung isa ko dito. Nakasabayan din niya. So, sa 1 year, wala pa akong napropagate. Wala pang pups. Yan siya. Next naman natin itong isa. Hindi ko sure kung pygmy ba siya. Pero yun kasi, kamukha kasi siya ng mga pygmy din. Pero hindi ganito ang form ng kanyang dahon. Mabuhok lang din talaga ito siya gaya ng pygmy guys. At matigas yung kanyang mga dahon. Ayan, kasabay ito nung isa ni Mirror Ball. At matagal, 1 year na din ito sa akin. At sobrang bagal niyang lumaki. At ayan, ang ganda niya guys. Ayan siya. Nag-try akong propagate nito pero wala, unsuccessful. Mga bigay lang ito ng kapatid ko guys. Medyo nagkakaroon na ito ng growth ngayon dito sa akin. Nakalimutan ko na kung ilang buwan na ba ito sa akin guys, pero medyo mabagal din talaga siyang lumaki. Hindi ko alam ang mga ID. Dalawa ito na klase ng Haworthia na nilagay ko sa isang pot lang, at meron mga powder residue yung ating nilagay na dressing. Ayan siya, yung isa medyo black ang color, ang yung isa ay green. Ayan sila, at ano siya, translucent yung dahon. Ang cute. Yung isa pa curve, yung isa matulis. Yun lang muna ang nilagyan ko ng toppings ngayon guys, or dressing. So the rest ay next time na lang siguro. Tapos didiligan ko na rin sila ngayon dahil nga para maalis yung mga powder-powder na mga residue, dahil hindi ito wash noong binili ko. At yung ibang Haworthia na nilagyan ko ay may mga powder-powder. Ganyan itong ito. Ayan, meron yung powder. Para maalis yung mga powder ay diligan ko na sila. Di naman di ito nauulanan sila dito. Ito lang black diamond, ayan, nauulanan yan siya. Pero okay lang yan siya. Ito hindi ito nauulanan. So that was it guys for today's video, and thank you all for watching. See you on the next one. Like and subscribe. Bantu nak kepalit. Dito, ito, kapalit naman tagahapon.